Nagdala na naman kayo ng bagong aso? Diyos ko naman, Uncle. Kung ano-anong aso yung mga pinupulot nyo sa daan eh. Di nyo man lang inisip yung kapakanan ng mga apo ninyo. Paano kumagati mga yan? Hindi naman ko dadali niya mga yan kung alam ko na mananakit sila eh. Eh, paano ko nakakasigurado? Pinacheck niyo ba yun sa veterinaryo? Magkaroon naman ho kayo ng konting malasakit. Bakit? Tinulungan ko din naman kayo nung nangangailangan kayo ah. Nakapagpaayos kayo ng bahay dahil sa akin, di pa ba malasakit yon? Higit na, 8 taon na akong nakikisama sa inyo, nagsisilbi. At umaasa na dumating yung araw na tatanggapin niyo ako bilang membro ng pamilya, hindi yung parang isang asong palaboy na tinitiis niyo lang nakukupin. Hindi niyo matanggap yung mga yan, edi haalis ako. Naman gusto niyong marinig, di ba? Di ba? Hindi naman ho kailangan maging ganito, Uncle. Tanggap naman ho kayo ni Rhea dito eh. Pero kailangan paalisin yung mga asong yan. Pasensya na ho kayo. Okay. Bali na kaya. Tingnan. Tara na. Simba. Simba. Pagdating ng umaga, ay agad na naghanap si Lolo Jessie ng matutuluyan nila ng kanyang mga alaga. Pero kung hindi masyadong mahal ang upa, ay ayaw namang pumayag ng may kasamang aso ang mga napagtanungan niya. Kaya naman, napilitan si Lolo Jessie na bumalik sa daan. Ay, miss, pwedeng yung 2 pirasong bangwas, ha? Ah, sige po. Uy, babangos tayo, Brownie. Ha, Simba? Ito na po. Yan. Sige, salamat, ha. Ah, oh, ito na, oh. Brownie, Simba. Oh, oh. Brownie, Simba. Ay, nako. Oh, ngayon lang yan, ha. Sa susunod, pangihingi na lang tayo ng tira-tira, ha? Isang buwan pa yung pension natin, eh, ha? Ha? Pasensya muna. Brownie! Pasensya na. Brownie! Nakulo! Wala akong pagkain dito. Wala akong ibibigay sa inyo. Malis na ho kayo! Baba ho, ano yung mga customer ko sa inyo? Mga walang pananggana. Alis na! Sa ibang tindahan na ho kayo maghingi ng pagkain. Ronnie, Simba, alin. Baka aso ninyo eh. Ronnie. Alis na! Ronnie. Hila. Simba. Simba. Sige na. Unti-unti ay natutunan ni Lolo Jessie na